Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na mabibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kung loyalty ang usapan, malamang walang makakatalo sa ating mga alagang aso. Patunay dyan ang kwento ng isang aso sa Maynila na ayaw lisanin ang kanyang nakagisnang tiyahatahanan kahit yung mauna ang dati niyang for parent. Sino ba naman ang hindi mahahabag sa video ito? Ang aso kasing nire-rehome, tila ayaw iwan ang nakagisnang tahanan. Naluluha pa habang ito'y nasa sasakyan. Ang aso sa viral TikTok video, si Milo. Ayon sa uploader ng video na si Rafael, napansin niyang palaboy-laboy noon si Milo. Nakita ko siya naglalakad, tumatakbo, parang balisa. Nahabag yung puso ko. Parang problemado tong asong to. Pinost ko siya sa social media. Dito niya napag-alaman na kaya tila napabayaan ng aso ay dahil namatay na pala ang dati nitong amo. Nung nalaman ko yung story nan, talagang hinanapan ko talaga siya na mag-a-adopt. Pero nung una, nahirapan daw silang kumbinsihin si Milo. Ayaw niya umalis dun sa bahay nila. Umiiyak siya ng malakas. Napilit ko siyang na mapaalis doon. Nakita ko sa mukha niya habang nasasakyan kami papuntang bed. Parang may luha sa mga mata niya. Siguro naiisip niya yung amo niya. Talagang nakitaan ko talaga siya ng love and loyalty. Baka hanap na kaya ng bagong forever hope si Milo. Kuya Kim, nakakaramdam rin ba ng emosyon ng mga aso? Kuya Kim, ano na? Maraming emosyon ng mga aso at ilan sa mga ito kagaya rin sa nararamdaman natin mga tao gaya ng takot, frustration, attachment at kasiyahan. Ipinapayag nila ang kanilang emosyon sa pamamagitan ng body language. Pwedeng winawag nila ang kanilang buntot, ang kanilang facial expression o di kaya ang pagtaas o pagdroop ng kanilang tenga. Kabilang din sa mga emosyon na kanilang nararamdaman, kalungkutan, anxiety at depression. Ang kanilang emosyon ay apektado ng mga nangyayari sa kanilang environment. Pwedeng nawala ang kanilang amo o di kaya ang kapwa-alaga. Isa sa mga sinyales kapag nagkakaroon ng emotional distress sa mga aso ay kung merong pagbabago sa kanilang behavior. Gaya kapag nawawalan sila ng gana na makipaglaro at kumain. Una is observe lang muna. So after 3 days ng observation, pakilala, pwede magbigay ng treats and hawa-hawakan. Halimbawa, mapansin mo nga may aggression, babalik ka sa naunang step. They view yung mga tao as pack. Kapag hindi nasunod yung tamang transition, mag-develop sila ng mga dysfunction. Samantala, ayon kay Rafael, si Milo, nakahanap na raw ng kanyang bagong tahanan. Ang pagmamahal ni Milo sa kanyang yumaong amo, ipinamalas din ang tinaguri ang pinaka-loyal na aso sa Japan. Kilala niyo ba kung sino ito? Ito si Hachiko, ang binansagang pinaka-loyal na aso sa Japan. Alaga siya ni Hidasamuro Ueno, isang profesor sa Tokyo Imperial University. Walang araw-raw na hindi sinalubong ni Hachiko ang amo sa Shibuya Station tuwing uuwi ito. Pero taong 1925, si Ueno namatay dahil sa cerebral hemorrhage habang siya ay nasa trabaho. Mula ng araw na yun hanggang sa kanyang kamatayan, noong 1935, araw-araw bumabalik si Hachiko sa Shibuya Station para antayin ang pagbabalik ng kanyang pinakamamahal na amo. Bilang pangunita sa loyalty na pinamalas ni Hachiko, ginawan siya ng mga statwa gaya ng isang ito sa Shibuya Station na isa na ngayong sikat na tourist attraction. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral balita, i-post o i-comment lang #KuyaKim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.